Bawakar tawab. Bawakar tawab. Good morning. Good morning. So, may sito tayo. Si Ma'am. Pero, ano, Rosel? Dulce. Anak ni Ate Lena. So, tuloy-tuloy na to. Pag nagdito lang sa Montalban. Okay. Pag nasa Laguna, nawala siya. Okay. So, topic natin, Valentine's Day. Valentine's Day, a pagan holiday or demonic holiday. Marami talaga sa mga tao na wala silang kamalay-malay kasi hindi nag-refer. Hindi naral ang pirmula dito. Ano nangyari? Naling na. Demonic holiday. O pagan holiday. At yung mga puso, demonic din yan. Meron pa namang sa GC na ang ano puso ang ginamit. Heart. Yan, demonic yan. O dito malalaman ninyo ngayon. Kailangan kasi maturuan ang mga Hebrew Israelite nga nakatira sa silangan. Dati din nila ganun, no? Alam nila, pero puso yan eh, ganyan lang yun. Heart nga yun eh. Kasi alam mo. Okay. Sino magbasa dito? Ah, walang magbasa dito, no? Ito na lang, magbasahin sa baba. Valentine's Day is a demonic evil holiday. Demonic. Mga anong oras ka lang dito sa... ano? So, malalaman natin kung gaano ka-demonic talayan dito. Ang hindi nag-research, talagang nag-greeting-greeting pa sila. Lupercalia, Vegan Love Festival. Ilas? Drunkiness? Ano yan? Paro-parong buke? Adultery? Rape? Sex with minor? Kapag gusto sa minor, ayaw sa Quran, no? Sexual orgies, homosexuality, yung tumboy, bakla, at saka fornication, yung mga illegal position sitting na walang kasal, nagpapagalaw. Maraming kasalanan po yan. Kailangan kasal muna bago maggalawan dalawa. Valentine's Day, yan na, mabasa sa Leviticus chapter 18, verse 30. Basahin natin yan. Basa. Leviticus chapter 18, verse 30. Sundin ninyo ang ipinangutos ko at huwag ninyong gagayahin ang mga kasuklam-suklam na kaugalian nila upang hindi kayo maging maruming tulad nila. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. So, good news Bible to. That's why ang ginagamit Yahweh at saka Diyos. Pero, itong good news Bible, satanic Bible, kasi ito, walang kalaman ang mga tao itong sitan yan, at yung sitan din yan. Pero ang context sa message, tama. Pero ito lang ang error, pinagpalitan lang nila. Na sundin ninyo, sabi niya ba Yahweh, sundin ninyo ang pinag-uutos ko. At huwag ninyong gagayahin ang mga kasuklang-suklang na kaugalian nila. So kaugalian kasi, Happy Valentine's Day, Merry Christmas. Si Abayahawa. Demonic. Ito tayo sa isang imahe. Dito. Tingnan, pasinin mo itong King James Version. Ang gamit dito, Lord, your God. Dito sa American Standard Version, Jehovah, your God. Samantala, dito, Yahweh, ay yung Diyos. Gagamit na Yahweh. Kita mo ha, pati sa pangalang ginagay nila, idolatry na, iba-ibang pangalan. Si Lord, si Jehovah, si Yahweh. So, idolatry, iba-ibang pangalan. Ngayon, dito tayo sa sino si Yahweh? Si Jehovah? Sino siya? Si Satan. Anong
YH BH BH yan. Oo, hindi yan W, BH. Ginagawa ka nila eh. YH, BH, so? Oo, yan. Did you know? The Lord means Baal. The Sun God. Aka-Shatan. Hindi ano pa, ilang pa, ang Satan. Shatan. Yan, hindi nila alam kasi hindi sila nag-research na yung mga Jehovah, Yahweh, Shitan, pati Lord, si Satanas, si Baal yan. Diyos ng araw yan. Nakakalungkot niya sa mga tao. Ayan, Shitan. Then, is God. Ayan, si God niya, pumasok sa ahas. Tinamorotse, huwag ka natatawag ng God, Lord, Yahweh, Jehovah. Shitan yan. Sabi niya, di ba ano kasi halos lahat ng tao tumatawag ng Panginoon. Kasi kasama kayo sa papuntang impyerno. Isip nga ni Satan ang buong mundo na sa Revelation, nalinilang ni Satanas, ni Dragon, ang sangkatauhan. So, linilang. Ah, sa Greek, Diyos. Sa Latin, Diyos. Sa Tagalog, Diyos. Sa English, God. Si Diyos yan, no? Holy Angel yan. Sino yan? Satan. Pag mag-Greek ka, Diyos. Pag mag-Latin, Diyos. Tagalog, Diyos. English, God. O sino yan, Diyos? Satan. Yan ang hindi nila alam. Kayong mga pastor, mga bishop na nanonood sa YouTube channel, pag hindi kayo tumigil, love pa rin ninyo si Diyos, si God, si Satan po yan ang sinasamba nyo, tinatawag nyo. Akala ba ninyo sa langit kay Antong? No? Sa impyerno. That's why mag-research talaga. At ikaw, nag-greeting pa kayo ng Happy Valentine's Day. Hindi mo alam, satanic yan. Demonic yan, holiday. Ah. Iba-ibang klaseng Bible. Ano yan? These are satanic Bible. Kasi ang laman nito, puro satanic na. Sita na ang nakalagay. Yung Diyos, yung God, yung Panginoon, yung Yahweh, yung Yuba. Puro sita, yung amin. Sita lahat yan dito. Dahil kinagis na ninyo. Eh, kailan ba ko pinanganak? 1900 na. Mag-aral kayo sa 1900 na kayo magsimula. Aralin ang very beginning para malaman ang katotohanan. Ah, katulad nito ha, paano Hebrew? Nasa before 585 B.C. Oh, sa ano to? Anong talata to siya? Oh, Levitico 18 yan. Verse 30. Dito muna tayo sa Paleo Hebrew. Hindi na natin basahin ito lahat. Maubos ang oras natin. Ito na lang. Paano basahin yan? Yahawa. Ito, basa. Alahayam. Bakit may dugtong na kam? Nasingi ito sa gitna. Kung wala ito, alahayam yun. Kasi, your. Your yan siya, your. The one word lang yung your. Ano sa English? Your God. Your alahayam. Your yan siya. Katulad nito. Diba? Ano ba sa'yo niya? Yahawa. Late ancient Hebrew to. Ito. Alahayam. Ito, Paleo Hebrew alphabet. Ngayon, ito,
Let in sin Hebrew alphabet. Oh. Ala yak kam ala hayya. Oh. Hayan siya. Oh. Ala hayya kam. Ibig sabihin your ala hayya. Your. O di ba? Sabi daw. Oh. Ala hayya kam. Your yan siya. Eh. Nasingit ang your sa ala sa alahayam naging alahayakam. Madaling makalimot pala mga estudyante sa Hebreo. Alahayakam. Oh, importante ito, alam natin ito, mag-aral talaga yun. Ah, yan ang original ha, na Hebrew Bible. Oh. Ito yung original. Ah. Ah, yan. Ah, basa dito. Para sa saya, 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 dito tayo nagsandal. Ang ating faith dito tayo nakasandal, hindi sa mga salisali na Bible na ang nakalagay, puro God, Lord, Yahweh, Jehovah. Binago na nila. Puro na pangalan ni Satanas ang ilagay. That's why, Satanic Bible. Samantala, Yahawa yan na yan. O, oh, eto, basahin ko. Paro ba? Yahawa. Yahawa. Alahayam. 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 Ya. Ya. Alahayam. Yahawa alahayam. Oh. Ito Yahawa kasi ito kasi proper name niya. Itong alahayam alahayam, title lang niya yon. Hindi yan yung pangalan niya, titulo lang. Oh, ito. Yahawa. Yahawa. Sabi rito, love is not found on February 14. Love is found in John 3:16. For alahayam so loved the world that he gave his only begotten son. Whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. For alahayam so loved the world. So, hindi makikita ang love sa February 14. Makikita sa John 3:16. Who to those who call evil God good and good evil? Who put darkness for light and light for darkness? Who put bitter for sweet and sweet for bitter? Isaiah chapter 5 verse 20. Oh, Valentine's Day is the demonic evil holiday. Demonic sa Tagalog tayo ha. Baka sa Tagalog. Isaiah chapter 5 verse 20. Kawawa kayo mga baliktad ang isip. Ang maputing kaway minamasama at minamabuti naman ni iyong masama ang kaliwa kaliwanagay. Ginagawang kadiliman at ang kadilipay itinuturin na kaliwanagan. Sa lasang mapait ang sabi matamis. Sa lasang matamis ay ang sabi mapait. Oh, baliktad ang utak, diba? Sinabi mo, sinabi natin na ang Yahweh, Jehovah, Lord, God, Diyos, Satan. Ay, di talaga Satan yan. Totoo yan. Tapos sabi niya, yung Yahawa nyo, Yahawa yan. Mo binaliktad nila eh. Hindi kasi nag-refert, hindi tumingin, hindi sila nag-aral yung pinakaunang Bible. Doon na sila sa nasali na, nagaling sa Vatican. Doon nila pinawala. Ito, mga baliktad ng utak. Tapos, mga opusin, sabihin mo na, demonic yung puso ay hindi. Yung gano'n, yung puso ng nahap. Yun o. Ano yung mga rin? Parang maalala kong gumawa. Ay, no? si Lini Lugaw. Basa. Leviticus chapter 17:7. Sa ngayon, hindi na nila iaalay ang mga hayop na ito sa demonyo na anyong kambing na kanilang sinasamba. Ito'y
tuntunin, susundin nila at ng kanilang lahi habang panahon. Ah, ano yan? Sa demonyo na anyong kambing. Ano yung demonyo na yan? Anong anyo? Ito yun. Oh, anyong kambing. Kambing. Oh, anyong kambing, di ba? So, kapag magpasa-pasa ka ng puso, ito yung tinataas mong demonyo na ito. Kambing. Oh, yan. Siya si Pan. Pan. Paulos. Holy Angel to. Tingnan mo ulo niya, kambing. Nakala niya, oh. Siya si Pan. Si Panginoon. Si Tan. Basa. Ayun, basa. Si Lupercos ay tinatawag ng mga Griego sa pangalang Pan, si Baal, si Lord o Panginoon. Madalas na pabanggit na sa Biblia ay isa lamang sa mga pangalan para kay Nimrod, ang dakilang mga ngaso. Genesis chapter 10 verse 9, Satanas ang Baal o sa English ay Lord ng paganong Babylonia. Sino yan? Si Lord sa English? Baal. Lalo sa Tagalog? Panginoon. Sino yan siya? Siya si? Satanas. Sabihin lang na, halos naman lahat ng tao tumawag ng Panginoon. Bakit hindi tayo ang Panginoon? Gusto mo, parang pero kayo lahat, Satanas ang tinatawag. Eh saan ang pupuntahan ninyo? Ang mamatay? Nagat-nagatang kapoy. Ayaw maniwala eh. Yung mali, ginawang tama. Yung tama, ginawang mali. Yung mapait, ginawang matamis. Yung matamis, ginawang mapait. Yung maliwanag, ginawang madilim. Yung madilim, ginawang liwanag. Baliktad. Ganun ang nangyayari ngayon. Kasi hindi nag-aral. Hindi nila alam ang nakataya dito, kaluluwa po natin. Saan nagmula ang Valentine's? At sino si Cupido? Ito natin malaman, ha? Si Cupido, ito na malaman natin sino si Cupido at saan nagsimula ang Valentine's. Basa. When Constantine made Christianity in Christianity, the official religion of the Roman Empire, there were talks to eliminate this pagan celebration. But the citizens of Rome objected to its cancellation. So it was agreed to continue as before, except for excessive sexual activities. Ang Christianity or Christianity? Pagsabi, mayabang pa sila. Ako Christian ako. Magiging Christian ako. Wala. Ikaw si Christianity. Sita ng tinataas nyo. Demonic yan eh. Binong ka sa religyo ng satanism. Eto, karuntong. Basa. It only happened under the leadership of Pope Galatius that this holiday became a custom of the Christians or Christ-Satan. Since the year 496, Pope Galatius replaced Lupercalia on February 25 of St. Valentine's Day on February 14. Christian! Anong isang pangalan ng Christian? Chris? Christian. Satan. Si Christian. Christian ba ang religion mo? Yes, Christian. Ito para si Christian. So, ang akala niya, mga Messianic daw kulto, paano maging kulto Messianic? Na ang tunay na tagapaligtas, Messianic, si Masyaya o Misiya sa Puno Negro. Si Misiya. Hindi Kristo. Hindi Kristiyano, kasi ang Kristiyano ay nanggaling yan kay Serapis Kristo na Satan. That's why Chris Satan. Basta kaintindi dito ang gano'n dito eh, sa YouTube eh. Nagalog tayo, basa. Nang gawin ni Constantino ang Kristiyanismo o Chris Satanita, Chris Satanity,
bilang opisyal na reliyon ng Imperyong Romano. May mga pag-uusap upang alisin ang pagganong pagdiriwang na ito. Ngunit tumutol ang mga mamamayan ng Roma ang pagkakansila nito. Kaya ang ito'y napagkasunduan, ipagpatuloy gaya ng dati, maliban sa mga sobrang gawain sexual. Nangyari lamang ito sa ilalim ng pamumuno ni Pope Galatius na ang holiday na ito ay naging isang kaugalian ng mga Kristiyano o Krisatan. Simula noong taong 496, pinalitan ni Pope Galatius ang Lupercalia tuwing Pebrero 15 ng St. Valentine's Day tuwing Pebrero 14. Ang original kasing festival nito ay Lupercalia. Ngayon, pinalitan nila ng Valentine's hango sa pangalan ni Father Valentin na isang pari ng Roman Catholic. Alamin natin mamaya kung kanino bakit namatay si Father Valentin ng February 14. Okay. Ang sabi nito, ang Santo Papa nito, may tubig ba na? Nagtitila agad ito. Hindi na kayo kailang pagsabihan pa. Okay. So, ang sabi ng Santo Papa ito, si Galatius, na itigil itong so, Lupercalia na practices. Ayaw ng mamamayan. Oo, ngunit tumutol ang mga mamamayan ng Roma ang pagkansila nito. Pero mo yung mamamayan ng Roma, nagustuhan na nila. Yung mga illegal position of shipping. Ang mag-aya-ayang tingnan nila. Ayan. Pero sabi nila, kaya lang, ang itong pagkasunduan, ipagpatuloy gaya ng dati. Maliban sa mga sobrang gawain sexual. Medyo i-minimize na nila ang sexual. Oh, hindi na 100%. Oh, 50% na lang ang sexual. Hindi, inalis at 25% na inalis. Oh, 55 lang. So, 75 ang... Tawad pa. So, yan ang story, ha? Research na ito, eh. Okay. Ngayon. Teka, tama. Ang tanong dito, ha? What is the name of satanic religion? Ano ang pangalan ng satanikong reliyon? Ano ang pangalan ng satanikong reliyon? Nang akala nila tama sila, pero pinakamalaking reliyon sa buong mundo. Alam ba ninyo ang mga satanic religion? Roman Catholic, RC. Christian. Anong religion mo? Christian. Ah, ikaw pala si Christian. Lahat ng Christian, kayong mga bunagin Christian, mga bisya pastor, hindi ba yung mga Christian kayo? Akala ba nyo sa langit kayo mapunta? No, sa impyerno. Dahil ang Christian, kulto po yan. Satanic religion po yan. Sa totoo lang, mag-research kayo. Hindi ako naninira. Sa totoo lang, nag-research ako, mag-research din kayo. Kaluluwa ko pa ang nakataya natin dito. Pag hindi kayo mag-research, akala ba nyo pag mamatay kayo sa langit kayo magpunta? No. Sa impyerno ang bagsak nyo. Naawa ko sa kaluluwa nyo, mga pastor, mga bisya, mga membro nyo, dinagala nyo sa impyerno. O yan, Christianity is the deepest church in the world. Hindi nyo alam ang Christianity kulto. Satanism! Hindi ako gumawa dito. Na-research ko lang ito. At proven na ang Christianity ay kulto. Satanism. Religion. Church of Devil. The Devil Church. Basa. Who invented Valentine's Day? Who invented Valentine's Day? Pope Galatius I technically invented Valentine's Day in AD 496.
when he established the feast of Saint Valentine in memory of the martyred saint who died on that day over 200 years before the first known link between Valentine's Day and Dumbledore was February 14, 1400, though February 3, 2022. Okay, ito lang po siya sa February 3, 2022. Bago lang po pala ito. Bago lang po sa ano, sa proof. Pag nag-reserve kayo sa proof nyo, tingnan, nandun lahat ang information. Ngayon, ito si Pope Gelasius, ang Saturnalia ay pinalitan niya ng Valentine's Day. Ang original kasi Saturnalia na practices. Ngayon, Valentine's Day na dahil sa kay Father Valentin o Saint Valentin na pinatay noong binitay noong February 14. O, alamin natin story kay Saint, kay Father Valentin. Ito si Pope Gelasius. At ang simbahan Kristiyano ng Roma ay pinatalaga ang pizza ng February 14. Valentine's Day, February 14 na. Ang original nito, February 13, 14, 15. 3 days po yun. That's why, isang araw na lang kasi para mabawasan ang sobrang sexual intercourse ng mga illegal position shipping. Kasi kung 3 days, maraming tatlong araw na mag-sex kayo. Pero 1 day na lang. Kasi bawasan. Yung mag-gusto ng mga tao sa taga-Roma eh. Mamamaya ng Roma. Basa. Original Valentine's Day. There are numerous martyrdom stories associated with various Valentines connected to February 14, including a written account of Saint Valentine of Rome's imprisonment for performing weddings for soldiers who were forbidden to marry and for ministering to Christians persecuted under the Roman Empire. According to legend, Saint Valentine. Ang impero sa Roma, Tagalog muna tayo, basa. Pinagmulan ng araw ng mga puso mayroong maraming mga kuwento ng pagkamartir na naugnay sa iba't ibang mga Valentine na konektado sa Pebrero 14, kabilang ang isang nakasulat na salaysay ng pagkabilanggo ni Saint Valentine ng Roma para sa pagsasagawa ng mga kasalanan para sa mga sundalong ipinagbabawal na magpapakasal at para sa paglilingkod sa mga Kristiyano. Pag-uusig sa ilalim ng Roman Empire ayon sa alamat Saint Valentine. Okay, ayon sa alamat yan, story ha. Ito yung si Father Valentin na naging santo. Saint Valentin. Nasanto siya. Pari yan siya ng Roman Catholic. Ngayon, ito naman si Emperor. Noong 270 AD, nangyari ito. Si Emperor Claudius the Second. Siya ang kumawa ng decree na bawal ang mga sundalo mag-aasawa. Pag once may sundalo ka, manatili kang hindi ka mag-asawa. Ngayon, i-allow na nila ngayon. Ang hindi na pwede mag-asawa ang mga pare. Hindi na pwede mag-asawa ang pare. Pero, dati, ang mga sundalo, bawal. Kasi ang reason nito, impero nito, lahat ng mga sundalo na may asawa, madaling mamatay sa gera. Kasi ang isip, hindi nakapokus sa gera. At iba, nandoon sa anak, sa asawa. Nahati ang isip, yung walang pokus sa pag-atake sa kalaban o dipinsa sa kalaban. Kasi, bawal. Yun ang nangyari, bawal mag-asawa. Ngayon, eto, basa. The Roman soldiers were not allowed to marry. The consequence of the ban on marriage was that relationships between the Roman soldiers and women and their children were not legitimate. In the case of the death,
the soldiers in form of wife and children didn't inherit his property. October 11, 2021. Ah, yan ha. Yan ang batas ng terror. Bawal mag-asawang sundalo. Ito yung Roman soldier, oh. Ah, yan ang Roman soldier, ha. Nahuli-huli. Yan, oh. Dami na, oh. Puro walang asawa yan. Kasi hindi pwede mag-asawa. Pero, eto si Valentin, talagang kinasal niya. Ayaw sumunod sa emperor to, sa decree ng emperor. Naawa naman siya sa mga sundalo na gustong mag-asawa. Kinasal niya. Oh, sundalo to. O, nagtoto si Bilyan. Madami mga witness, mga ninong-ninang. Ngayon, ano nangyari? Kulong siya. Basa. According to one legend, Valentinos ignored an imperial decree that forbade all marriages and betrothals called in that day out. Valentinos was imprisoned and sentenced to death for secretly conducting several wedding ceremonies. While in prison, the future saint cured a girl, the jailer's daughter, of her blindness. Ah, kita mo ha, caught on the axe ha. Na kahit nasa kulungan siya, patuloy pa siya nagkakasal. Na lumalapit ang sundalo doon sa kulungan, kasal mo kami, Padre Valentin. Kinasal pa rin niya. Nakulong na nga siya dahil bawal mag... bawal ikakasal ang mga sundalo. Eh, mga sundalo, lumapit sa kulungan, nagkasal pa rin siya. Eh, sabi ng Ibero, matigas talaga yung kuloy ko yung mga ito, Padre Valentin, ito, palintong katong kamakas. Saint Valentine beheaded. Pupunta ng ulo. And February 14, around the year 2070 AD, Valentine a holy priest in Rome in the days of Emperor Claudius II was executed. Yan. So executed siya. Putong ulo niya. Sa February 14 siya, minitay, pinuto ng ulo, noong taon, 270 AD. Yan, 270 AD, patay si Valentin, matigas ang ulo eh. Bawal bawal ikakasal ang sundalo. Pag civilian, okay, walang problema. Ang sundalo, kinasal niya, nakulong. O, paano sa kulungan, nag-conduct pa rin wedding? Hindi siya makatanggi sa mga sundalo na lumapit sa kanyang magpakasal kahit bawal. O, instead, kulong na siya habang buhay, puto liig na. O, kaninong mali yan? Mali ba si Emperor? May batas si Emperor eh. Mali ni Valentin. Hindi siya sumunod. Hindi sumunod sa degree sa batas ng gobyerno nila eh. Yan nangyari. Pero, eto ang nangyari kay Valentin, basa. Pero, bago siya bitayin sa buwan ng Pebrero 14, sinasabing nagkagusto sa anak ng isang preso. Oh, may kasama siyang preso na dinadalaw sa anak. Aba, nagustuhan niya. Babaero pa na itong pari na ito eh. Nagustuhan niya. Pinigyan na rin ha. Oh, hindi lang pala ang violation niya ay magkasal ng sundalo na bawal. Pati na in love siya sa anak ng priso, siyempre yung anak na dumadala sa tatay niya. Pati na in love siya. Siguro maganda siguro. Lalo pagpagod. Pero like kay Yunes. Kay Roche. Maganda siguro. Na in love si Padre Valentin. Tapos naging santo pa. Ang babaero. Na madalas sumalabal sa batas ng emperor. Ah. Basa. Roma chapter 13 verse 1-3. Ang bawat tao ay dapat masakop sa mga pinuno na ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa alahayam at ang alahayam ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng alahayam at sila ay paparusahan. Ang mga pinuno ay hindi dapat natakutan ng taong gumagawa ng mabuti at mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mo matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti.
putik at mararangalanta nila. Oh, tama ba ang ginawa ni Father Valentin? Mali. Mali, may Petsa Romans 13, 1 and 3. May batas talaga na sumunod tayo sa pamalaan. Dahil batas kasi. Yes. Oh, ngayon, ito na tayo sa simula. Ito yung very beginning ng festival na ito. The Roman Festival of Lupercalia. Ito yung pangalan talaga ng festival nito na napalitan lang ng Valentine's Day dahil yung pop na si Galatios. Ito ang original. Aralin natin ang original na tradisyon nito, na festival nito. Oh, basa. Lupercalia was an ancient, possibly pre-year Roman pastoral annual festival observed in the city of Rome between 13 to 15. February to Avert celebrations feasting date February 13, February 14, and February 15, conserved by Roman Kingdom, Roman Republic, Roman Empire. Ah, ano ang original sa Lupercalia? 13, 14 to 15, tatlong araw. Si Pope Galatius, ginawa na lang niya ang isang araw na lang, 14 na lang, natukma sa kamatayan ni Valentin. So, gusto ba, tatlong araw yan. Yung gusto ng mamayan na huwag tanggalin, pero mabawasan lang ang sexual, na sobrang sexual, pinuhusan ng dalawang araw para ang sexual, isang araw lang. Kasi kung tatlong araw rin banatan. 30% ng barbake. 30% pala na no, 30% pala. Oo, yan ang mayari. Itong mga mamamayan sa Roma, ano na nga gusto na rin sa demonic na practices? Pati tayo dito, mga Pilipino, dami na rin. Sila lang. Oo, basa. Feast of Lupercal. In ancient Rome, feasting began after the ritual sacrifice. When the feast of the Lupercal was over, the Luperci top strips, also called thongs or fibroa of goat, hide from the newly sacrificed goat. They then run naked or nearly naked around Palantain, whipping any woman within striking distance with the thongs. Many women welcomed the lashes and even bared their skin to receive the fertility rite. It's open to speculation when the lashes represented. Kita mo ha, ang Lopersi ay natawag na Fibroa of God camping. February, so yung February 13, 14, 15. Tapos tumukma, pinalita ni Pope Galatius na lang na 14 na lang. Kasumaran sa kamatayan ni Father Valentin, 14. February pa rin, February, February God, yung tawag doon. Kita ba? Tapos, naman sa club, hubad. Nagtakbong hubad. Oo, nagtakbuhan hubad. Meron niya yung sa UP. Ginawa ng UP. Demonic kaya yan eh, tumatak mong hubad. Tapos ang iba mahiya, nagpipiring. Yung mga babae magkita. Natuwa na nakita nilang ari ng lalaki habang tumatakbo. Sabi mo mga babae, lalaki yung maliliit. Kaya mo, demonic na natin. Hindi, ayaw mahiya, makapiring yun. Hindi rin po yung tao na isulunan ng mga. Basa. Pista ng Lupercalia. Sa sinaunang Roma, nagsimula ang kapistahan pagkatapos ng ritual na paghain. Nang matapos ang kapistahan ng Lupercalia, ang mga Luperci cut strips na tinatawag ding thongs o fibroa ng pagtatago ng kambing mula sa mga bagong hain na kambing. Kambing, ha? Okay. Pagkatapos ay tumakbo silang hubot-hubad o halos hubot-hubad sa paligid habang hinahampas ang mga sinumang babae sa loob ng kapansin-pansing distansya gamit ang mga sinturon. Maraming kababaihan ang mga malugod na tinatanggap ang mga
kilig, mata, at inilabas pa ang kanilang balat upang matanggap agad sa seremonya ng paggamay. Mayarong ito ay bukas sa kani sa kinakatawan. Pero mo ha, hubad-hubad. Tapos yung mga nating nagtitingin na hubad-hubad lang, lahat sila hubad-hubad. Pero pansinin mo ha, sa first book of Adam and Eve, yung nasunog ang damit ni Adam ni Eva, walang na silang damit, nalungkot ang dalawa na kailangan gusto magkaroon ng damit. Samantala, sila pa lang ang tao doon. Nakakahiyaan pa. Ang mag-asawa ngayon, walang kahiyaan na eh. Kahit isang katawan lang eh. Kahit lang, hubad lahat, tingin na silang dalawa lang. Hindi pwedeng tumitingin ni Eva. Diba? Pero si Adam si Eva, nahiya pa sila. Nag-request sila ng damit, pero silang dalawa lang tao nung panahon na yun. Wala pa si Cain, wala pa si Abel. Pero ito, ang grabing kadibunyuhan. Tumatakbo, hubot-hubad, pati sa paligid, ganun rin. Tapos sinahampas pa ng sinumang babae sa loob ng mapansin-pansin na distansya gamit ang sinturon. Marami ka babae na malugod. Tinatamaan pa ng malugod sila kasi pagpaluin sila gano'n na hindi sila mga anak, magkakaroon na sila ng anak. Yun ang paniniwala nila. Basa. Nagsisimula ang festival nila sa pag-aalay ng isang hayop at pagkatapos ay hinampas ng kalalakihan. Hinampas ha? Ganon. Sa bubong sarado yung mga babae, hinampas. Pero matutuwa sila. Pagka-anak. Dito ang tinatawag na sadista. Sadista. Na kung mag-asawa kang sadista, bubuging ka muna niya bago ka niya barbakihin. Dito ang sila mga sadista eh. Itaw yung kalimunyohan. Ito tradisyon nila at pinaniniwala ginagawa ito ng magkasintahan na hirap magkaanak noong panahong yun. Kasi hirap magkaanak ang paniniwala nila ang pasing para mabuntis, magkaroon ng fertility. Kaya mapaganong paniniwala pa talaga. Yan na nga. Basa. Ang mga babae ay naupo sa paligid ng burol habang ang mga saserdoteng pulang-pula sa dugo ay hinahampas sila ng kordo at katad na yari sa balat ng kambing upang silang fertile o upang sila ay magkaroon ng anak. Ang kanalagaan ay nangag-iipon sa lusod at ang kanilang mga pangalan ay inilalagay sa mga kahon. Ang mga love notes o mga sulat ng pag-ibig ay tinatawag na billets. Ang mga kalalakihan ng Roma ay bumubulot ng billet. At ang babae naman na ang pangalan ay kanilang nabubulot ay kanyang nagiging katalik hanggang sumapit ulit ang susunod na lupercalia o labing-apat na Pebrero sa susunod na taon. Sa gayon, ang Pebrero 14 ay naging isang araw ng walang patumanga o walang tigil na pakikipagtalik o kalibugan. Grabe ha! Ngayon, merong box. Lalagay ang mga pangalan ng mga babae. Tapos, yung lalaki, pupunot. Pagpunot niya, Pagkatapos, sa sunod namang taon, makabunod ka, iba namang pangalan, iba namang sisipingin mo. Demonyo practices. Walang kasal-kasal yan, ha? Sa mga European na bansa. Ang mga mag-asawa doon, mga magpupalit, hindi sila magpalit ng asawa isang gabi. Tapos sa uli naman, pag-umaga. Tapos,
Pwede man pa abag pag-sumpay pa rin. So, yung bisis ko, ikaw mo na magtabi. Bisis ko, ako mo na magtabi sa bisis mo. Ganun lang kadali sila. Demonic! Hanggang ngayon, yung practices ng mga taga-Europeanist country. Panood po kagabi drama. Ika din yung lahi yan. Isipin. Mga puti. Nagbuntisin mo. I mean, ganun. Misay, sitas po rin hindi. Kasi, ikaw, ikaw sila nang galing sa ako, yung maputi. No, ganun. Ganun sila ka... Grabe. Tapos, pupunta ka sa mga European na bansa, pati sa US, eh. Pupunta ka sa restaurant, kakain ka. Nasa kilid, ano, nagbarbakihan. Ito, bawal yan. May ginawa doon sa Boracay. Hinuli, refresh. Bawal, ito huwag niyong gawin sa Pilipinas yan. Eh, sa Lunita, mayroong makikita mo. Pagtago-tago, pag magkita sa polis, huhulihin nyo. Nagbarbakihan. Ganun ka, bro, arugi, ganun ka, sambay, imunik, ang ano, tao. Ganun mo, grabe. Yan ang simula, yung February 14, ganyan. Ngayon, tingnan mo, pagdating ng ano, ng 14, mga dalagang binata, yung mga kasal yan. Kumikita, ako din, apartin, mutin, kumikita. Kasi marami yung mag-check in. Iba nga, wala naman pera para siya. Eh, ganun sa demonic. Ngayon tayo mga born-again masyari. Gumagaya ba tayo dyan? Hindi. Hindi tagalan? Hindi ko alam. Siro ang ulo. O, basa. Sa araw na ito, ang Lupercalia sa bandang huli ay pinangalan ng Valentine's Day o Araw ni